Hoy, Lena! Bumawag ka naman dyan! Mamutang ka muna tayo doon sa tindahan! Sa umaga, kadalas ang boses ni nanay ang gigising sa akin kung minsan na may ingay ng mga lasinggero sa labas. Ito ang barangay Tibay. Magulo, maingay, laging may away. Bawal magpasindak dahil walang puwang mahinang loob sa lugar nito. May iilan na mas piniling kumapit sa patalim para makaraos sa hirap ng buhay. May mga bagay sa paligid mo na alam mong bawal pero pinapatahimik ka ng sitwasyon. Mas pipiliin mong huwag pansinin at wala na lang gawin. Pautang nga po ng toyo. Ano ba yan, Lena? Utang na naman! Bawa na kayo tama sa utang! Tama nga ang kasabihang, ignorance is a bliss. Mas masarap maging mangmang sa mundong ito. Nay! Manahimik ka nga dyan, Magdalena. Wala ka namang ambag dito, hindi tulad nitong dalawang mong kapatid. Merce, tubig! Tignan niya yung tata niyo, lasing na naman. Merce, tubig! Ay naku, Lena. Maganda ka, sexy ka. Well, hindi sexy kesa sa akin. Pero baka hindi ka nang magtrabaho sa akin? Pero Aling Carmen... Makinig ka sa akin. Lumapit ka kay Kapitan Tiago. Sabihin mo na pinapunta kita. Sige, gawin niyo na yung gusto niyong gawin! Kap, naghanap sa'yo. Ako ba si Magdalena? Opo, ako si Lena. Kaya mo bang ipapagawa ko? Dalhin mo ito sa address na nakasulat. At iyon ang araw na nagkaroon ako ng trabaho. Legal man o hindi, basta may pera, ayos na ako dun. Higit sa lahat, hindi na ako matatawag na walang ambag ng nanay ko. Para sa akin, hindi naman talaga mahirap ang pinapagawa ni Kapitan Tiago. Dapat masipag ka lang. Pagdating sa oras, dapat masunurin ka. Laging on time. Bawal ang pahuli-huli kasi galit ang kliyente kapag nahuli ka. At higit sa lahat, kailangan mo rin maging madiskarte kapag dumating ang oras ng panganib. Oji! Teka, yung susi mo. Mukhang bago ang baril mo, Kap. Mukhang mamahalin. Siyempre naman. Okay na lahat, na-deliver ko na. Yan ang gusto ko sa iyo, Lena. Dahil sa kasipagan mo, okay ito. Bonus mo. Saglit lang, Lena. Bumalik ka dito. Baka ko makalimutan, itong invitation na to ay sa clubhouse ng party ni Boss Sam. Kakatawa na para makilala siya. Kaya kung ako sa'yo, asikasuhin mo ang iyong sarili na maging kahihiyan. Sa palagay ko ay bigati ng mga imbitado sa party na to. Hindi basta-basta ang mga naandito. Paano ko nasabi? Unang-una imbitado rin pala si Mayor. Si Mayor yung may dalawang bodyguard sa likod. At dalawang lalaki na kausap ni Kapitan Tiago. Sila ang mag-business partner na gustong bilhin ang barangay Tibay. Everyone, let's welcome Miss Samantha Perez. Maraming mga pulis ang nakapalibot sa lugar. Wala na akong ibang maisip kundi tumakbo. Kaso nahuli ako. Congratulations, Miss Perez! Thank you.
Bango mo naman, paisa. Nahimik ka nga dyan. Sundan na natin si Lena. May kinagaw dito ako, nakikita mo? Sige na. Ano ka ba? Mas ka nga dyan, mayok ka sa akin. Pingin na lang pera. Wala akong pera, bumalik ka sa barkada mo. Lasing pag dumadating ka dito. Doon ka na kaya tumira sa barkada mo. Tao po, parcel po para kay Aling Mercy. Hoy Lena, yung utang mo! Bakit ganun? Hindi ko matanggap na matapos lahat ng paghihirap ko sa trabaho, hindi pa rin pala sapat ang kinikita ko. At ang tatay ko? Hindi ko akalain na kliyente pala ng pokpok na si Madam Carmen. Hindi sapat ang pag-iyak ko para mapawi ang lahat-lahat ng sakit. Gusto kong gumamit. Mali. Gusto kong mawala ang mga problema ko kahit sandali. Boss, alis na ako. Ano ba bitawan mo? Sino ka ba talaga? Yeah. Subukan nating tuklasin ang nangyayari. Wala akong pakialam kung sino siya o anong pake niya sa akin. Basta sa gabing ito, buong puso kong binigay ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit lahat ng pangamba at pag-aalinlangan ko sa isang iglap ay biglang nawala. Anong pangalan mo? Magdalena. Lena na lang. Ikaw. Christian. Teka, ikaw yung babae sa party, diba? Oo. Bakit ka nandun? Wala, trabaho lang. Matid na kita sa inyo. Sige. Isang babaeng may angking ganda. Sa paglipas ng panahon, hindi ko akalain na mahuhulog ang loob ko kay Christian. Hindi rin nagtagal at naging kami. May mga bagay na hindi ko masabi sa kanya, tulad ng paggamit ko. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong pakialaman! Gumagamit ka ba? Chip, pwede ko yung... Sige. May problema ako! Hindi mo kasi naiintindihan! Hindi maintindihan? Matagal na kitang kinukonsinti. Nagbubulag-bulagan lang ako kasi mahal kita. Kung mahal mo ako, maintindihan mo ako! Hindi, Lena. Sobra na. Ama ka sa akin. Ano? Bakit? Saan mo ako dadalhin? Ikukulong mo ako? Christian, buntis ako! Buntis ako, Christian! Sa puntong ito, hiling ko na lang ay mailigtas kami ng anak ko. Mailigtas kami ni Christian. Kaso, mukhang huli na. Nag-iisa ako sa dilim. Walang sumasakip kasi walang nakakaunawa. Kaya't inakala ko noon, nahuli na ang lahat-lahat para sa akin. Christian, layo mo si Lena. Sa pagkakataong ito, masaya ako dahil mali pala ang akala ko. Dinala ko ni Christian sa rehab center noong araw ding yun. At makalipas ang siyam na buwan, ipinanganak ko ang taong magpapabago ng buhay ko. Nabalitaan ko na patay na si Boss Sam, ang pinakautak ng palitan ng drugs sa iba't ibang lugar. Malaki na kasi ang patong sa ulo ni Boss Sam. Mahuli man siyang buhay o patay. Sa lahat at kabila ng pangyayaring ito, aking napagtanto, ang apat na bagay na sumasalamin sa pagkatao ko. Una, ang kahirapan. Hindi pala sapat ang kahirapan, rason upang magpaalipin tayo. Pangalawa, sa pag-asang makakaahon kami ng pamilya ko sa laylayan. Ako'y sumugal at determinadong manalo, pero sa huli, natalo. Pangatlo, nawalan ako ng gabay sa buhay. Nalulung ako sa panandaliang pagkawala ng bigat sa aking dibdib. At ang pang-apat na sumasalamin sa pagkatao ko, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagbabago. Panahon na para bumangon muli. Tayo'y muling magkaisa at magtulong-tulong, nawakasan ang maling sistema. Gisingin ang diwa at adhikain ng kabataang Pilipino. Kabataang ginagawa ang tama at umiiwas sa mali. Kabataang may magandang pangarap sa hinaharap. Kabataang malaya sa droga.